Moira at Zoe at Dax plano nilang pasabugin ang birthday party nga ni Annalyn. At yun nga ang narinig ni Justin sa plano ni Moira. Kaya naman kanyang sinumbatan itong si Zoe nang sinabi ni Zoe na huwag na makialam sa birthday party ni Annalyn. At dito ay hindi na nga mapigilan ni Justin na sabihin nga at sumbatan itong si Zoe na alam niya ang plano nila ni Moira sa araw ng birthday nito. At yun ang tagpong narinig nga ni Giselle. At dito ay nagtanong nga itong si Giselle kay Justin kung ano ang planong binabalak ni Moira at ni Zoe. Dito ay gulat na gulat si Zoe at kabadong kabado, napapaiyak na kasi nga hindi niya alam kung ano yung sasabihin at isasagot niya dito kay Giselle. Kasi nga rinig na rinig nga ni Giselle ang kanilang pagtatalo ni Justin. Kaya naman itong si Justin siya na mismo ang nagsabi dito kay Giselle at ganun din pagdating ni RJ at sinabi niya na plano nga ni Moira at ni Zoe na pasabugin at papatayin nga si Annalyn sa araw ng kaarawan nito. Ayon pa nga kay Justin, narinig ko na nag-uusap si Zoe at si Moira at yun ang kanilang pinag-uusapan ang plano ngang pagpatay dito kay Annalyn. Kaya naman hindi makapaniwala nga si Giselle at si RJ sa kanilang narinig. Hindi akalain ni Giselle na magagawa yun ni Zoe. Ito namang si Zoe ay todo deny at napapaiyak pa siya na ayon sa kanya ay iniimbinto lamang daw ni Justin dahil galit siya at hindi siya pinapayagan ni Annalyn na tumulong sa kanyang birthday party na event na gagawin. Kaya naman ito si Giselle ay napapaisip din na baka tama nga yung sinabi ni Justin na may pinaplano nga si Moira at si Dax at itong si Zoe sa birthday party nga ni Annalyn. Kasi nga si isip nga ni Giselle, hindi malayo nga na magkasabot nga itong si Zoe dahil na rin kay Dax. Dahil nalaman din nila kung bakit nga lumaylo si Dax at hindi nga siya tumistigo laban kay Moira dahil alam nila na may relasyon na nga itong si Zoe at si Dax. Samantala naman itong si Dr. RJ Tanyag ay galit na galit sa narinig. At dito ay pilit niya pinapaamin si Zoe kung totoo nga ba ang narinig niya na sinabi ni Justin. Dito ay todo deny nga itong si Zoe at sinabi niya kay RJ na dad, wala akong kinalaman dyan. Pinagbibintangan lamang at ginagawa na ako ng kwento nitong si Justin dahil hindi siya pinayagan ni Annalyn na sumama or makihalo doon sa birthday party na event na gagawin dito, kaya naman gumawa lang siya ng kwento. Hindi ko magagawa yan dad kay Annalyn dahil nga kapatid ko si Annalyn. Pero itong si Justin ay matapang na sinabi na huwag kang magsinungaling Zoe. Alam ko at alam mo kung ano ang plano nyo, kaya booking ka na, kaya mas mabuti pa na umamin ka na kung ayaw nyo mo pampahamak kasama ang iyong mami Moira. Itong si Zoe ay natamimi nilang at wala nang magawa at hindi na nakapagsalita.